na Ambon. Ano muna tayo? Silong muna tayo dito. Mamaya-maya ulit tayo. Tambay muna tayo dito. At yan, so niyog pala, marami kaming niyog sa paligid. Ano mo diyan, buko? Buko at saka yung matured na coconut. Ipinatigil ko na ang benta muna ng niyog. Isa pa to na hindi magawan-gawa ng solusyon sa market, yung pagpataasin yung presyo ng niyog. Dati pag summer, actually, ang niyog umaabot ng ano eh, ng 14 pesos pa nga eh. Pero matagal tayong napako sa ano? Matagal na tayong napako sa 5 piso. Dito ano lang, 5.70 yata. Kaya nga sabi nila, mas maganda pa yung buko. Oh, kaya lang, ang problema mo sa buko, ipapaakyat mo, masisira yung katawan. Di ba naka-spike? Naka-akyat. So, nasisira yung katawan ng niyog mo. Yun naman ang pag-akyat ng akyat. Eh kung gagawin naman nila yung sa YouTube, yung pinatatakbo ng mekanismo, eh paano ka naman makakarami ng tatanggalin mo, ilalagay mo sa isang puno, akyatin mo ulit. Medyo... Eh yung spike kasi, pagkaka... Ganun mo ng belt mo, diretsong akyat diretso na. Bilis. Ang... Di ang presyo, alibawa ay 590. Let's say 590. Eh, hindi ko naman matatrabaho na kawitin yan. Kung ako kakawit, or tao kong kakawit, babalatan, hindi rin naman bihasa yung tao kung magbalat ng nyog. Mm. So, dadalhin mo sa merkado, mas kikita ka kung ganon. Ang inisip ko kasi, pag ipinagbili ko naman dun sa trader sa labas, kanila lahat. Kung 590, hati kayo. E di mas kumita pa sila. Eh ngayon, naisip ko, bumibili rin naman ako ng palyat ng para sa baboy. Di ba yung palyat? As in, palyat na lang yun, wala na sustansya, napiga na yun. Pag minsan nga ayaw kakainin ng baboy. Sabi ko, baka mas maigi pa eh, kayudin na lang natin. Pakain yun ang ipakain natin kaysa bibili ka ng palyat. At least, lahat ng nutrients ng niyog nandun pa. Nandun. Yun ang ginagawa namin. So, habang ang presyo ng niyog, pero napakatagal natin napako sa 4, 5, parang magsampung taon na. Talaga? Dito? Eh, ang taas-taas ng nyog sa, Balintawak. Magkano yun sa Balintawak, ang isang nyog? 25. Sa palengke. Sa palengke, mahal. Kung ikaw ay may niyogan at may pwesto ka sa palengke, panalo ka. Pero yung ikaw ang may niyogan na magbebenta ka, eh sabagay, yung niyog naman, panalo naman dyan kasi tree of life, matawag ng farmer, wala naman masyado. Kaya nga, inaano ngayon ng PCA. Eh, hindi. Ang niyog natin, kung gusto nating mamahal, maging kalidad, eh, kailangan pa rin nating alagaan. Kasi time will come, baka required na rin na yung GAP certified ng mga niyugan para daw makapag-compete sa international market. Kaya lang, isiseryosohin pa ba naman ni farmer yun? Eh kung hindi nga makita ang presyo ay tumaas na ng ganun, di ba? Ang dami namin niyog, ang dami sa paligid. The everyday harvest, morning and afternoon, kayod. Eh, okay din may naman. Sariling kayuran? Meron, yung motor na. Yung, ay, motor? Yung ganun lang. Mabilis naman kayod. Hindi naman wal na. No? So, yung nakikinabang naman dyan, yan. Yung manok, pabo, gansa. Marami akong pabo eh. Gansa. Kahit yung bibi. At yung sabi pakain ka sa ano? Doon na. Kasi bibili ka pa rin lang naman ng palyat. Mm-hmm. Ganun din. Eh, mas okay na yun. Gamitin mo na lang yun. Yun din naman suma. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link na sa description box. Mga abukado, nag-start na ngayon mamunga yung mga ano. Yung paligid doon, yung open area ko, ang itinanim ko din doon, puro abukado na. Nakita ko yun sa ano. Parang ang daming ano, structure dito sa farm. Part ay kasi ng part siya ng yung accommodation area. So, itong apat na kwarto na to, mamaya dito ako mag-stay, apat na kwarto to, air condition na. Ito, ako na gumawa nito. So, anything na, no? Yes, ako na yan. Dito, ako ang carpenter dito. Pag ang tao ko gumawa, katulong ako. Ako ang carpenter, ako ang welder. Carpentry, ano kaya yan?
gamay ko na yan. Kasi hindi naman ako nagpapagawa rin sa tao na hindi ko alam gawin. And then as much as possible, katulong niya ako. Kung mga retiradong, kung ano man ang tinapos niyan at ang gusto ay matuto ng farming, patas, no? Seryoso, makikinig, walang matatapon. Eh syempre, before ko naman pinasok, though ako naman ay anak ng farmer, ako naman ay practitioner. So lahat ng training na related dyan ay inatinan ko naman. Kahit dito naman, ay ako mismo, ako ang tumatanim. Mag-araro, ako ang nagtatraktora dyan. Kasi pag lahat iaasa mo sa tao, malaking bayad, gastos. Yung before, mahilig ako bibili kasi ng mamahaling halaman. Pero na natutunan ko rin yung mga pagdudugtong. Ah, hindi na kayo makaisa sa akin. Pahingi na lang ako ng sanga. Then, syempre, pag lahat kasi bibilhin mo, pag minsan nahamon ko na lang, barter na lang, palitan. May halaman akong ano, dipalit tayo. So, doon, dumadami yung halaman ko naman. Dito, di naman kami mahigpit ano dito. Yung halaman, kahit yung mga mamahaling ano, libre yung manghingi, huwag lang babalihin. Pero pia may bigay. Kahit itong ano, itong pagkain sa hayop na dami dito. Oh. Would you believe na hanggang ngayon may nagbebenta niya ng 5 pesos a cuttings? Alam niyo? Yang Madre de Agua. Ah, Madre de Agua. Eh dito Agua. Libre lang eh. Until now may nagtitinda pa rin. May nagbebenta pa niyan. Tapos yung buto ng yung mga buto-buto ng porridge, may nagbebenta pa rin. Sabi ko dito, pag pumunta ka dito libre. Yung ano Madre de Agua, kumuha ka ilang sakong gusto mo. Libre. Kasi ganun din naman, mag-harvest kasi kami ng morning and afternoon. So yung iba namang napuputol na sanga, hindi mo naman kayang itanim lahat yun eh. Sa dami na naman kasi niyan. So kaysa masayang lang, ay kung may humihingi, di sige. Kasi in the future, pag dumami naman yung kanila, eh bibigay ano rin lang. Ginagamit ito sa pangkilaw. Eh, huwag nalaglag ng ganan yan, matured na. Amoy ginagamit sa? Kurutin mo, amoy mo. Sa kilaw, pangkilaw, tsaka... Mm-hmm. Bango? Di ba? Yun yung dayap na native. Yeah, dikit-dikit na dyan eh. Ito, yeah, ilang-ilang. Ito, maganda naman pag sa hapon. Ayan, kinukuli ko yung ano, yung bulaklak nito ngayon. Mm. Yung, kasi nagagawa kami ng candle din. Mm. Kinukuli ko. Ano yung essential oil mo? Plan ko na anuhin ang oil. Ito naman, ito tinanim. Ornamental to actually. Ito yung magandang bulaklak nito eh. Tayo walang ano, yung dumalawit na puro puti. Ang problema dito, invasive to. Papatayin nito ang puno mo. Tama to cover na. Lumalaman din yun sa ugat. Kayang basagin actually yung semento na yan. So kaya pag ito magtatanim, gusto mong bulaklak, eh, make sure na naka-safe doon siya, naka-box, na hindi siya lalabas. Kasi once na yan, gumapang na dyan, dire-diretso ng tubo, papatayin niya ng puno. Marami na kami namatay na puno ng dahil dito sa ano. Anong pangalan ng halaman na iyan? Vine to eh. Anong tawag? Family pa rin siya ng jade vine. Family wild ng jade vine. Lang. Mm-hmm. Pero napakahigpit invasive. Yan, another ano ng bayabas yan. Magandang klase naman ito. It's mga malalaguna, kailangan ay prune. Yan puno na yan. Yung Palawan cherry, yung pink, oh. Naputol. Mahuna pala sa ano yan? Sa hangin. Namulaklak na? Hmm. Mayroon malaking puno doon sa kabila. Maganda. Maganda siyang mamulaklak. Kaso lang, mas mabilis palang maubos yung mulaklak niya kaysa fire tree. Grabe na investment niya dito. Ito, kaya nakalagay, gawad sa alcohol. Diba? Nung na-award yung in-law ko na yung founder, gawad sa alcohol yun, di ba? Oh. So parang may 20,000 yata ang ano doon. So yung amount na ayun, ay sinama, pinagsama. Ito yung unang training hall. Kaya ang hitsura, ganun, ano pa? Eh, farm setup naman, so hayaan na lang. Nag-invest lang ng malaking TV. Dahil pag-projector, tapos may araw, hirap. Saka lagi nasisira. Pag nilalagay ko dito, mainit. Sabi ko, kumita naman to sa training, agaw tayo ng isang TV para yung participants kahit nandun sa likod, ay ano, pwede. Ito yung ginawa namin dun sa, wala yung tarpaulin ko, yun sa, ito UMMB.
Yung ibinibitin sa, di ba yung dinidilaan ng hayop, mineral block. So ito UMMB, urea, molasses, mineral block. So ito yung ibibitin mo, matigas na siya, iniwan ng anot, malambot pa nung gawa namin nung unang araw eh. Ubutasin, bibitin. Ito yung didilaan para yung nutrition ng hayop, ng baka mo, ng kambing mo, ng tupa, is mabalanse. Yan ang, ito ang kauna-unahang draining hole na tinayo. Though si ano pala si Daddy, yung asawa ni Ma'am Edel, is a ship captain. Pero hindi na namin yung personal na pera para doon na. Yung para sa farm improvement is kinukuha namin is doon sa kinikita na ng farm. At saka sabi nga, kung tutuusin, pwede kang magpagawa naman ng isang malaking bongga agad eh. Pero kung ang pinangano kasi namin doon, ang viewers mo naman palagi farmers eh. Tinanggal na nga namin yung dati may bayad, ang may entrance fee. Ang tawag dati entrance fee, tapos nung nagtagal ay pay 20 HP na. From 100 naging 50 na lang, nagtagal wala na. Why? Kasi ang kalimitan pupunta farmer. Ganun din, talaga pag uubusan mo ng oras yun, sometimes itutur mo rin yun. So pag na-inspired mo yung farmers, minsan magtatanong. Kasi gusto niya yung nakita niya eh. Tatanong ngayon, magkano kaya yung kakailanganin niya para makapag-protect ng... So pag sinabi mo doon sa farmer, okay, mag-prepare ka siguro mga 3-4 million. Eh, hindi mo na ma-encourage, hindi mo na ma-inspire din ba? Pero pag sinabi mo na yung humble beginning mo, may story ka na kung paano yung ginagawa, pag set up, kumita ka, put up ka ng ganito, baka sakali, ma-encourage mo yun. Ha? So, kinanindigan na namin yun. No? Pwede naman na ganun lang muna. Ha? Ito ah, sabi nga nung ano, mukha namang kulungan ng manok. At kailangan. Kasi ang manok ko pa, ano na, tinigilan ko na rin ang pagkikage ng manok. Hayop. Except yung nandun, malapit sa pool kasi lagi pumupunta sa swimming pool. Mamaya tayo punta dun sa area. So, mas tamo. Pag kinulong ko yung manok ko, laganap yung insekto sa paligid. Pag dumami yun, ititreat ko pa rin. So, pag nirelease ko yung manok ko, yung pabo ko, sila, paborito nila damo, 70% kasi nakatawa ng pabo. Damo. Gansa, damo din. Tsaka mas productive sila sa labas. Mas nangingitlog, nang mababa yung iyong, minimal lang yung iyong pag-aalaga. Native na manok, ganun din. Andamihan mo yung pugad mo sa labas. Doon, ikinulong ko, mas na-attract yung sawa eh. Oh, nung last month, nakahuli-auli at ako ng isa. Gano'ng kalaki. Nakakalima kami dito ha, sa isang taon, sawa. Dami. Kasi yan, galing sa labas. Lote, may sapa. Tapos may bakanting lote dyan. Dami. Lima. So, trabaho rin ang ano nun, ang magbantay nun sa gabi. So, pagka nakita mo, alibaba may namatay na manok or may nawala, ibig sabihin, may umaaligid na sawa. So, ano lang, i-monitor mo lang naman yun, 6 o'clock hapon, alas 6 ng hapon hanggang alas 9, makakahuli ka na nun. Yun ang labas. So, dapat paglabas mo, may dala ka ng lagayan, may dala ka ng sako, at may dala ka ng stick na pang tuon sa ulo. Pag malaki, ang pinakamalaking nahuli ko is 13 feet. Pinakamaiksi ko last year ba yun? O ano? 9 feet. Itong nahuli ko nitong nakaraan is isang dipat kalahati. Maano pa ito yun, malalakas. Pag ganun kalalaki na yung mga more than 10 feet na, wag mong huhulihin na solo. Kasi nakaranas ako, dinakot ko na ganun, magbilibi dito. Ganun ka niya? Oo. So mahirap alisin. As in mahirap. So, delikado. So pagka ganun, tumatawag ako ng ano. So, sasakalin ganun, sasako eh. Mo lang. Oh, sasakalin. Kaya kang patayin. Papatayin ka nun. So, pag malilito ka na kung yung ulo yung... Kasi lakas! Kasi dala ka. Kung yung nakaranas ako, yung nakaptuon yung paa ko sa sasaging, idala ako. Pag umiinat siya na gano'n, dala. Marakas ng sawa. Sawa manalaki. Kaya na nung kumain dalawang manok. So yung cage ng ibo na yun, kulungan ko yung nasawa before eh. May laga akong tatlo doon. Kaya ko siya inalis. Mas malimit pa siya kumain ng manok sa akin. So every 2 weeks. So kung may tatlong sawa ka, nilagyan mo ng dalawang manok, tatlong manok, pag napasarap yung isa, kakain yun ng dalawa. Pag hindi pa nasiyahan yung papatayin yung isa, so hindi nakakainin nung dalawa. Kasi patay na, gusto nila buhay. Then, gusto nila buhay. Gusto nila buhay. At saka, kasi pag alpas, ang pinipili nila yung malusog na manok. Alam nila kung alin yung manok ang healthy. Electric pan tayo. Pa, yan, sa hapon, umulan ng ganan.
Yan yung time na lalabas sila sa hapon. Pero pagka nakakain siya, di ba, kinain. So titingnan mo, ang kinain niya ba ay malaking manok. Pag malaking manok, bumilang ka ng 1 week. Lalabas siya ulit. Kakain na ulit. Eh kung ilan sila, syempre, kaya namin sinusukat yan para makita namin kung hindi nagpapanlayo yung size, ibig sabihin yun ay magkapatid. Pero pagka malayo yung diferensya ng size, ibig sabihin may kapatid pa yun. Iba pang magulang yun. May nanay pa yun, di ba? Ay, hirap din. Kaya inalis namin ang manok sa tabi ng sapa. Pero hindi siya kumakain ng itik. Ayaw, baka yung amoy. Ano no? Pero pabo, ang pabo hindi kaya ang lunukin eh. Pero pinapatay. Sayang ah, may namatay akong pabo din dalawa. Lilinggisin lang niya. Lilinggisin kasi hindi naman niya kayang lunukin. Hindi niya kayang lunukin. Pero manok, kaya niya dalawa. Eh sabi ko, nako, malibit pang kumain sa atin ng manok yan. Alisin na lang. Wag lang, kakapit po dito sa... Ay, dito. Ito mga 5:20 ng hapon. Kasi umulan eh. So sayang yung oras. Nag-cut ako, konting-konti na lang. Dararang katamaran. Clearance na lang, ilalagari. Papaitin ko na eh. Ba't ba naisipan ko, gamitin ko pa yung attachment kasi nung grinder is yung parang talib ng power seat. Yun lang, konting-konti lang talaga, ganun, bilis. So, lihim-lihim ko pa kay Kay na nasugatan ako kasi nasa lipa siya. So sabi ko, bilhan mo ako ng ano ng benda. So, hindi mo pa inano na seryoso yun? Hindi, inampat ko to. Ako nag-ampat ng dugo nito, yung damo, kung kilala mo yung mabahon damo yung bawal sa kambing. Hagunoy. Oh. Medicinal plant kasi yan, pang-ampat ng dugo. May minto naman? Minto? Kaso nung nakita niya, ayaw pumayag, yung hospital talaga. Kaya sabi ko, yung furniture na yun na ano, hindi ko mabibenta ng 40 lang yan kasi 40 ko yung nagastos ko sa gamot. Galit na galit. Tinahe. Gusto nga dyan putulin talaga to. Kasi may tama okay. Yung buto ko, kalahati. Ang hato lagad po putulin. Sabi ko, perma na lang ako ng ano. Tapos, dalin, luwas. Sa, hindi naman tinina ng doktor. Tinina yung x-ray. Sabi niya, kailan nila ang putulin. Pwede pa, sabi. Sa probinsya talaga. Pero nag-ano yan, masakit yan pag malamig na malamig, no? Hindi naman. Ito? Hindi naman. Hindi na. Tsaka, natakot din ako ng babalda eh. Kaya kahit masakit, pinipilit kong i-bend talaga. Sabi ng doktor, wag mo sasanayin ng ano yan. So, na okay, nakaganan no? Lang. Kaya lang, paning lakas mo sir sa grip? Nabawasan. Okay pa rin. Kasi na-practice ko siya ng maaga. Ito yung pinakamatagal naka-recover. So kaya talagang ginaganon ko every morning. Ha. Tapos ko kasi may mga nakita na ako na tuwid na lang yung dalawang daliri. Siyempre. Ano ko rin yung kape. So yan ay hot cake. Eh, nireheat ko yung kamote at saka yung ano ulit. So yes. Repetition. Looking for words dun sa turon eh. Yung turon. Sabi nga na sana may turon. Sige, paano? Tapos yung kape dadalhin. Ayan ang ating merienda ulit. Buti nagtira ang ibon ng guyabano. Kasi pag minsan, pag di mo na, pag nakakaligtaan mo, mabilis ang ibon. Alam mo lang ang hinog na pruta sa paligid. Kahit saging eh. Hindi mo mapagdihin. Pag nakita mo nagkukumpulan ng ibon, hinog na saging. Ano na yan? Kasi regular lang sila nanguha pag may training. Kasi ay doon gagamitin ang saging. Like sunod-sunod sa magpapahinog. Pero pag minsan nakakaligtaan din. Yun. Kasi nga, hindi naman ganun kamahal din mabenta ang saging dito. Per peraso, 150 to pesos. Pero, yung pang consume namin, okay naman, kayang buhayan. Ito ay ano, mangga. Ah, ganda. Madami kaming mangga na, marami akong ganitong tabla. Yung... Para hindi masayang, mayroon akong manggang ano kami doon sa likod na tumba, tatlong yapos ng tao 'yon. Then century tree. Yes. Then nabulok na. So ngayon, sabi ko kung pababayaan mo lang na mabublok na 'yung buong puno, sayang naman. So ang ginawa ko, pinakat lahat ng magkakaari na pupwedeng gawin ganito. Dos por lapad. Dos 'yung kapal, kung anong shape 'yung maiwan, 'yun na. Tapos, yeah. Buo? Madami akong ganyan. Buo, no? Eh, inin yan. Nilagyan ko lang ng pa. Buo yan, kapal na yan. Mangga yan. Pwede yung gawing furniture ang mas magulang. Yung table natin, sa dining, mangga yun. Yung nandun sa harap ko. Ba't ko na makukin ito?
Richard, dali ka na. Yung itlog naman, native yung nakalahalo. Dito ako sa... Ito, pag nagsishake ako nito, kabata ayaw dit. Hindi ko mapilit uminom nito. Parang tatlo lang kami dyan, yung mga tao ko umiinom. Pero sila kayo, di masyado, di mahilig. Sabi ko, ang dami natin prutas sa kulikit. Sila kayo dito rin. Ang taga dito rin talaga po. Oh, si Kay is ipinanganak ay sa ano na? Sa Manila. Sa Quezon City na. May bahay doon. San sa Quezon? Sa ano, sa Matandang Balara. Sa may, Saan doon? Sa ano? Doon, sa, doon mismo sa... Anong address ng bahay? Doon sa... Compound yun eh. Kinahin ito? Anong compound yun? Mas malapit ko sa ano? Basta, Commonwealth. Minutes lang. Doon yung kung alam mo yung ano ng CNN. Doon lang ganun lang. Habang ah, doon sila. Kilang bahay. Paglalaki ng bahay doon eh. So ano yun, nakabakot sila, may guardiya yung ano doon. Maganda yung tayo ng bahay. Ito ay hindi ko sure kasi kung ito ay giant bamboo or buho. Mahal. Pero mga laki nga yung pag-ano eh. Habitat, no? That mas maliliit. At saka ano, ang problema mo sa giant, pag ginamit mo hanggang sa puno, ang kapal, ang laki ng tatabasin mo. Kung kapal na kagano'n yung puno. Kung kape? Nasukal na yan. Kasi ito, yung bubong pala. Yung ganda ha, in fairness ha. Ganda na bubong ha. Walang gagapang na snake meat, sir. Wala pa naman ako nakita. Anay ang umaakyat. Anay. Itong mga poste, ano to, yung mga puno na mahogany na palakihin mo man hindi maganda pag lumaki. So ginawa ko na lang poste. Irregular shape. Fairness. First time ako makakita ng ganitong bong. Ano yan? Partner yan. Pag binaak mo yung palapa, left and right yung bubong mo, tapatan sila. Kasi yung hapay ng palapa yung hinahabol mo. So lahat, parang hapay lahat is papunta doon. So bagamit mo tigabila. And mas magandang pagkunan mong dahon ito, yung mga takaran na niyog, yung hybrid kasi malalaki yung pagkapalapa niya. So, pwedeng dalawang suson. Pwedeng dun sa part na makapal, tapos dalawang linya ka, matrabaho. Lalalim ng Tagalog niya. Yes. Okay. Sorry. Actually, ano kasi kami? Ano? Batangas ano din kami? Batangas ka? Batangas. Ang parents saan ko ka talaga galing? Ang parents ko ay San Carlos sa Padre Garcia, doon sa ganun ng Padre Garcia. Padre Garcia. Pero ang origin ng Marasigas, taal talaga. Kaya ang Tagalog ng mga tao dito ay halos walang pinagkaiba sa Batangas. Kaya pati si Kay nawibendak sa akin, minsan sasabihin niya, ayusin mo yung Tagalog mo. Ikaw lang yung nakakaintindi. Yung gagawin ko, likas na sa akin yung gawin. Ano, especially sa part tourism. Hindi naman din maganda, syempre, pag pumunta yung guest mo ngayong month na to, then babalik siya siguro after 5 months. Yun pa rin yung hitsura. Hindi eh. So, kailangan mo mag-create ng something na bago sa ano. Doon ka lang din nila babalik-balikan kasi. Pero kung mapipredi kasi nila na same pa rin yung dadatnan, eh, wala na. Kaya kahit papano, yan yung harap na yan. Ng, ano, palit-palit ka na mukha ng garden mo. Wala ka na ba yung ano, yung pumunta tayo doon sa nag-overnight as Blake? Ay, wala. But, ang gundo doon. Ang ganda doon. Di ano, si Sir Mike, lahat gusto yung picture. Lahat gusto yung picture. After a few months, may ganun na siya doon sa farm. Yung bilog na ganun na doon sa may lake. Doon pala wala. Sakto may tubig siya. Sabi ko nga, wala namang problema ng opium minsan. Hindi, mas may improve mo minsan. Diba? Pero yung idea talaga, doon mo lang makukuha yung pag-benchmarking mo, nagkakaroon ng idea. And ganun. So kaya pag ano, yan gaya may parating na tourism ano. So kailangan ko mag-create ng ilang ano yan. Yung pang picture, anong tawag ng Instagrammable. Mga same, simple, but ano, may dating naman. Ano bang mas marami kayong ano, ng tour, nung una yung pangalawa? Magkasama, mas marami pangalawa. Yung second. Na, mas marami tayo sa second tour. Unti lang. May mga gusto akong puntahan nun eh, kaso sabi ni Kay. I-farm pa rin naman yung pupunta natin. So, samantalahin na natin yung ano, takbo tayo sa city. Magaganda rin naman. Nadismaya naman ako pagdating ko doon sa ano,
Kasi puro sa temple naman sa ano eh. Pag pumasok ka naman ng isang temple dun sa Thailand, magkakamukha na eh. Diba? Sabi ko nga, dapat nag-spend pa tayo ng ano yun, ng one day muna dun, tapos na tayo punta dito. Actually, nung second Thailand, nag-extend kami sa city, pumunta kami sa temple, na-disappoint ako. Kasi may mga nakita kaming temple during the tour sa probinsya na ang gaganda. Mas maganda. Parang kung nakita mo na pala yung maganda, wala na. Wala na. Sapaw na. Parang wala ka nang babalikan pag... Except yung maganda talaga nila. Yung super ganda, yung tabi ng ilog. What? Yung... Grabe dun. Balot talaga ng dito. Pero yun nga lang. Eh, hindi ka naman makapag-relax ano din sa loob kasi dami palaging tao. Kasi nga naging tourism ano na, purpose. Tapos eto, pinapawax ko to. Actually yung ang option diba natin para tumagal yung bamboo kasi ang kalaban mo dito bukbok eh. Bukbok. Unos, bukbok. Kita mo yung mga lumang bahay dun sa mga ancestral houses na ang gamit isa no. Kaya nung araw matagal, bukod sa taga sa panahon, kasi nag-aato kami kahit taga sa panahon, hindi wala nang patawad ang bukbok na yun eh. Pero gusto mo ma-preserve na matagal. Yung wax, yung floor wax. Yeah. So papalinis mo lang yan, tapos lalagyan ng floor wax. Tapos kasi nung bata kami, yung bahay namin gawa sa kawayan. Tapos bubunutin yung niyog na, niyog na binahak na, papaahin mo yun, yung pambunot. So pag na-absorb ng bamboo yung wax, hindi na siya para bubukin pa. Mas tatagal siya. Yun ang isang, kaya yun ang sekretong isa actually ng matatandang bahay. Kasi matatanda, mahihilig. Eh nung bata kami, weekly, every Saturday, pagkatapos ng klase mo, pupunasan mo, aalisin mo yung wax, tapos lalagyan mo ulit ng wax, at papakintabin mo ulit, bubunutin mo ulit. Ang susunod noong linggo, kung hindi masyadong madumi, pwedeng bunutin mo ulit, kikintab pa. So, pero wag mong papatatluhin linggo, lilinisin mo na ulit yun. So, tumatagal lang ano talaga, walang espasyo para sa buko. So, yun. May gumagawa pa ba ng floor wax ngayon? May nabibili pa, marami pa. May bunot pa rin lang. Hindi pa rin naman mahal. Parang ano lang. Kasi nung araw mabili ko, pinabibili sa estudyante. Kasi sa, pero yung mga school na hindi na pinagwawax yata yung bata eh. Kami no, elementary kasi. Elementary. Lagi papahid ng wax. Kanya-kanya paganda yung... Pakintaba ng... Pakintaba ng... Mapula pa, ya. Ito, yun, transparent yung ano kasi ipupula mo yun. So yun, pansin ko. So, tigil ang bukbok. Diba? So, may paraan pa naman. Ang anay lang, ang ginawa ko sa poste nito, nilagyan ko ng PVC para monthly, matitrip ko, hulugan ko ng used oil. Pero matigas ng ulo ng, ano, ng anay. Minsan 2 days ka palang nakapaglagay, umaakyat na ulit. Ay, ganun. May ganun, may ano. Matalino na yung anay ngayon. Matalino na, ano. Pag minsan, ito, nakaligtaan ko, naakyat. So siguro dyan sila nakapangitlog sa palapa. Pina-spray ko ng diesel. Ano yung poste mo, sir? Ano kahoy? Iba-ibang kahoy. Ito is yung mahogany. Ito is mahogany din to. Mahogany. Ayan ay lanutan. Yan ang lanutan. Lanutan is, ito na kung ano kahoy. Pag lumaki yan, sa luot yung salubong yung kusot niya. Then, pag magulang na kahoy siya, parang nara na madilaw-dilaw din yung kahoy niya. Hindi siya hardwood, pero may silbe, may kunat. May gamit. Ang dahon niyan malalaki bilugan. I don't know kung pag-ipot natin makakita tayo dyan. Then the rest, niyog. Niyog. Yung pamakuan is kawayan. Ang bumbong is palapa. Ayan. Bumili ka rin ng konti. So buong palapa yan. I-split mo lang into two. I-split mo into two, tapos harapan. Doon yung isa, dito yung isa. Partner palagi yan. Ito niyog na dito to eh. In fairness ha. Ito lang yung... Ito yung hindi ito matulo? Ah, yun. Medyo ano na. Kasi dapat yan, mas masinsin, mas dikit dapat yan. Iminadali namin kasi ay, ano ba, mag-uulan na nun eh. Dapat, ang hitsura dapat na sa ilalim, sir, ay ano, nakadikit talaga. Talaga sisiksikin mo. Idadalwa kaming gumagawa. Kaya mahirap. So dapat, ang ginawa namin, tapatan kami. Kasi nga, isang, tatlo pala, isang nag-i-split sa baba. Tapos, doon ako, doon yung isa sa kamila, so partner. Eh, karera pa kami, pabilisan pa ako. Yan.
Pero church to experience na next time. Kaya may trapal. Nilagyan ko na muna. Para tumagal. Kasi pag hindi ko ginanan, at natutulo nandito. Tutulo. O yan, Coleman. Eh, matanda pa sa akin yung Coleman na yan. Pinalitan ko lang ng bumili. Pero matanda pa sa akin yan. Kung ano? Galit sa bukid yan. In fairness, ha? So, nagkaroon siya na silbi. Ang ganda. Nakihilig ako eh. Ito, plancha na to. Binili ko to sa junk shop. Yan, yan, kahit yan, yung yan. Ano, yung mga nakita mo yun doon sa dorm, yung paa ng Instagram, ay ano, shorts. Yung paa ng, ang tawag dito, ng makina. Pag naka, pa bawat tumatakbo ko sa kalsada, tapos may nakita ko magbubuti, tapos may karga yung paa ng makina na, yung tahian, na luma. Tinitigilan ko talaga yan. Kasi pag binili ko sa junk shop yan, 500 ang presyo yan. Pero pag binili ko sa, doon sa mga, na, mamimili pa lang, makukuha mo lang isang 200 lang. Mataas sa 250. That's it. Okay pa. Basil B. Marami na akong nagawa table dyan. Ayun ang paa. Ito ay basil. Basil? Yung sweet basil. Yung ano, native? Ito, hindi. Sweet. Ang kaganda lang dito, self-seeding siya. Mm-hmm. Kung saan na lang tumutubo dyan. Basil yan? Basil yan. And this one is yung ano, yung serpentina, yung mapait. Ah, oo. Mapait. Mapait. Oh. Yan, pang-ampat din ng dugo yan. Ito is... Actually, parang himbabao to eh. No. No? Hindi. Hindi, kamukha siya ng dahon ng himbabao. Uh-huh. Yan o. Oh. Ayan, pag kinuha mo yan, tinapon mo dun, titutubo na yan dun sa'yo. Ito yung lagundi. Ito hindi na rin common na, yan yung puno na lagundi. Uh-huh. May lagundi tayong pula, may lagundi din na green. Ayan, so yung mga bota nyo, pag nasira na dito ang bota, ganito na ang purpose. Yeah, giant bamboo yan. Kita mo, hindi siya lumalaki ng malaki talaga. Ang pinaka-matured clump ano niya is, ayun lang, ganun lang kalaki. Mga ganun lang ang pinaka-malaki. So, iba talaga sa, ano. Ito naman saging na to, ornamental, ano na yan. Ornamental. May, part pa rin ng property yan? No, yung kabila, may pigri kasi kaya pinababayaan ko yan na. Cover. Ito ay sa purple atis. Tapos na siyang magbunga. Marami siyang magbunga. This one is guyabano. Ito is may invasive din to. Tapos ito, pinagsisisihan ko to. Nakakuha ako sa Laguna ng bunga. Na-attract ako. Yung parang pipino. Oh. Yung parang pampickles. You know, nakuha ko sa Laguna. Naku, nung dumami dito, purwisyo pala yun sa halaman. Papatayin yung halaman mo pag nabalutan. Ito naman ito is down yung ay book ni Maria, di ba? Yeah, yeah. Eh pag ang problema mo dito, ang hirap din patayin ito. Yung grabe yung nado sa manggang malaki, di ko na mapatay. Pero maganda 'to. Maganda pero dapat sa garden lang na may garden. May sarili siyang area. Oo. Ay, ang hirap. Fernwood. Mm-hmm. Ito is isang atimoya, I think. No, atis 'to. Yung atis na normal natin, bilog. Sa likod daw ng mga atimoya. Atimoya. Parang combination ng atis at saka yung wild na atis. Yung anunas. Anunas combination nun. Ito, naghihintay ng budget para sa training hall to eh. So, ginawa ko muna ng estaka ng gamit ko. Pili. Kasi nakita ko dun sa kabila yung pili doon bumunga. So, nagdagdag ako ng isang, ito ay ilan taon na to? 2 years na? Uh-huh. Grafted. Alam, diba doon sa UP Los Baños? Ay, ganda nun. Yung papuntang Iri. Yes. Ganda doon. Naninimot ako doon dati. Ayan. So, gusto ni KB for yung maglagay ng poste-poste. Ang problema mo dito, kahit ibaon mo na kaganoon yung poste mo, pag hindi mo nilagyan ng puting, kahit lumalambot nga kasi yung lupa, mabubuwal lang. Eh sabi ko, doon na lang sa mga puno ng Madre Cacao, kakawate. Ito, pangalawang bunga niya na to. Okay naman. Nakakatikim ka din naman. So, mas okay. Diba? Ayan, yung ganun galing-galan pa rin. Ito saging sabat. Sabi sa akin, dwarf. Eh, dwarf ba naman yung itsura niya? Laki-laki. Ang ganda ng kamuning mo. Ato, mabango naman na paghapon. Kamuning. Itinaasan ko na lang. Kasi laging pumupunta dito sa daan. Eh. Ayan yung luma naming babuyan. May mga babuyan. Inahin na doon sa dulo. Black? Ah, yes. Just tingnan natin. Nandito yung bulugan kong yung dibon.
So, kailangan ka talaga sa farming. Kailangan ha? Mahilig ka talaga sa farming. Eh, passion na siguro. Ito. Oh, may linuto. Gabi. San Fernando. Wow. Yan is para sa baboy. To, baboy. Mm-hmm. Ayun yung way para makatipid ng feeds. So, titingnan ko yung kwenta ko ngayon kung maganda-ganda yung kita. This is sabi ko sa iyo kanina. Hindi lugi naman, pero manipis yung iyong kita. Siyempre, ang ano naman natin, ang aim natin, hanggat maaari, kumita ka ng maayos. Yan yung almost 8 years old na yata itong bulugan ko na to. Yan yung BT Black. Yung pinagsama-sama sa dugo niya yung lahat ng klase ng native. Ooh. Then ito, ito Quezon. Quezon Black. Ano itsura ng Quezon Black? Yan, mahaba ang uso. Ah, okay. Abusog na. May, yan pala buo yung kuko niya, no? Kasi yung nanay niya buo ang kuko. Tamo. Parang paang kabayo. Itong isa na to. Yun. Tamo yung paa niya. Buo. Buo. May nanay niya nandoon. Yun yung nanay niya sa loob. Na ano. Ito yung lumang babuyan. Si, dahil native, kalaban mo anay, bukbok. Pero alisin na namin dahil pag ang balak, ang baboy doon na paparamihin sa area doon. Ito is in the future nga gusto ko itong convert na sa fish area na. Yung mga palitan naman. Nakilala na sa baboy, so try naman ng iba. Ito yung sinasabi ko sa iyo na humus. Yan yung beddings ng baboy. Mm. So, nung naalis na yung baboy, hinaharvest na namin, yan yung ginagamit na namin doon sa lupa na taniman. Combination na yan ng yung balat ng palay, bunot, mga tuyong dahon, and so on. Yung dumi ng baboy kahalo na dyan. Ihi ng baboy. So, kaya lang, yan nga, masira-sira na. Pero, one at a time. Yun ang nangyari, oh, nabagsakan ng malaking mangga. Diba? So, dumami lalo yung gawain. So, wala. Part yun ng ano, farm. Gusto mo na may puno sa paligid eh. So, ito ay pambukas. Yung kawa. Kawa na ganun. Pag bibili ka ng bago yan, 8,000 yan. Nabili ko ng 500 yan. Pesos. Saan mo nabili? Gawaan ng ano, ng taho. Buhay butas na. Pero dun inayos sa upper part, eh, okay pa naman. Hindi man tatalban ng welding yan, pero pwede man tapalan. Ito yung bayabas na ano ko, malalaki. Kaso dapat pala, binabalutan mo na agad. Uh-oh. Kasi oh, paborito siya ng insekto. Insekto. Hindi ako makakuha Apple. Ng makinis. Laging ganun. So, tatry kong magbalot. Ayun, maliit pa. Oh, ganun na ulit. Ito, harbisen na naputok na yung saging. Ta. Yan ang ito mga collection ko itong mga saging dito. Ito tundan, tundan. Ayan, ito mo. So, pag sobra na sa sa hinog doon, hindi mo na harvest na po, nagkakrak na. Oh, nagkakrak na. Hindi naman ako nag-fertilize ng Ayan. Saging. Ito naman, ito, tundan pa rin, pero magkaiba silang species ng ng tundan. Another antelope. Aalisin na. Then ito yung red naman na yung red yung bunga, red din yung katawan. Yun yung Cavendish na 'di ba meron tayong green tapos meron tayo yung dumidilaw. Uh-huh. Ayan, ayan dumidilaw ito yung yan. Green, ito yung green. Ah, green yan. Yung dumidilaw is yun. Isa na yun. Mm. Tapos meron pa ako yung isa, yun may bunga oh. Ang lasa niya is parang saba na parang tundan. So, ayaw siya ng mga magbanana queue. Sabi nila, ayaw dikita ng asukal. Yun siya. Ito, actually, tupa lang ang naglinis niya. Ang ginagawa ko kasi before, meron kami kasing electric fence doon. So, kakawadan mo lang yan paikot, itatap mo yung wire, pwede mo i-release ang baboy dyan. Sila magkukultivate sa'yo. Kahit yung kabila, ganun ang ginagawa namin. Ito is nataniman, nakailang crops na ako dito. So, pahinga muna siya, pero ang plano, saging na ang ilagay ko dito lahat. Itong mga ito, oh, pwede na mag-split uli eh. Oo. So, sa saging ko na yan. Yun yung sinasabi ko sa yung bulsa ng lupa. Area. So, yun na iaalat na. Nagdagdag na ako ng puno dyan para sa
maging food forest naman. Food forest. Kasi kung pababayaan mo na puno lang, eh wala. Yung mga tabi, mga forage na yan, pang pakain sa hayop. Hmm. Then ito, kapihan. Bumubunga yung kape, ang problema, lumaki ng lumaki si mangga, lumaki din si Nara. So ang iniisip ko, ang sakripisyo si mangga, kasi marami namang mangga dito. Ay, piko din naman yan. Sayang kasi yung kape. Pero century sa mangga mo, ha? Oh, malaki na yan. So, yung century. Namatay doon, malaki, tatlong tao. Patindi mo na lang. Ito, yan, masarap na nabayabas. Nabayabas to. Yan. Check mo kung yung bunga niya yung anong kulay. Ito yung pink? Check mo siya ang kulay. Pink? No. Black. Pink. Pink. Oh, pink yan. Pag may natira na malaki, ibig sabihin masarap. Kasi kung hindi, naputol na yan ang ano ko kasi yun ang instruction. Ayan, so. Cornias. Tinika na bamboo. Pero yun, magdagdag na ako ng mga giant bamboo dun sa padulo. Mga gilid ng sapa, napier yan. Huwag mo na lang galawin yung mangga. Gawin mo na lang yan, ano? Maglagyan mo na lang ng mga benches para sa tourists. Pwede rin naman. Kaso yung, sayang naman yung kape. Pero, ayun, siguro, pwede na mga ganun. So, kung aalis ano din naman, pagdating ko sabi ko, ano na, gubat na ulit yan. Kasi, okay na naman. Naiposition na yung mga puno na gusto na itanim. I think medyo okay na. Paul Bamboo, nagparami na rin siyan. Ang ganda, tignan mo yung mga ganun siya, oh. Hmm, yun. Maraming, ano ang tawag natin? May mga vine? May natira din dyan. Yung akasya, yun, malamang lalaki na yun ang malaki dun. Mahaba pa to? Ang ganda dyan lang. Abutan na ko naman dito yun, tabihan. Tapos puro bamboo na yan. Kasi dyan nag-stay yung tubig eh. Lahat ng bumababa na tubig dito na. So, ito yung catch basin niya. Ang sarap ng bayabas okay, na to. Doon sa may manukan, marami pa doon masarap na klase. Pag mga ganun, tinitira ko. Si Kay din ba sa agriculture din? Mas com yun. Saan sa siya? Galing siya ng ABS. Nang ABS ba siya? Oo. Anong year? Ay, ano ba ang year? Parang mga 10 years ago, nandun pa siya. Ang trabaho niya sa event ng ano, yung mga ano, concert, gano'n. Siya nag-arrange. Eto, nag-try ako na ugatin. I don't know, umugat na. Kaya parang, ba? Eh, sabi na, umugat. Try. Yeah, black bamboo. Tanim ako. Eto, dating babuyan. So, ginagawa ko ngayon yung mga dry leaves. Dala mo na. Yan yung, parang nakita ko to doon sa isang episode mo. Ng ano, yung root beer. Yung root beer tree. Ah, oh. Yung pwede mo halo sa lechon ginagamit namin to eh. Kasi iba mo yung root beer. Kay Ben. Ay, kay Ben. Kay Ben. Nakita ko ka. Kay Ben. Oh. Kilala mo rin si Ben. Classmate ko yung sa Perma. Doon kami nagkita. Okay. Yan, ang purpose niyan, para bulukin yung mga dahon dito na kinukolek. Kasi kahit naman sabihin na dahon yung nakakalat, kailangan namin magwalis. Especially pag may bisita, may mga tour yung group. Eh po namin, pag nabulok na, ganun ang ginagawa ko. Tinataniman ng alugbati kasi gusto ng alugbati yan, mahalumigmig, malamig sa ilalim, maluwag yung lupa, mas dumadami na pagulayan na yan. Grabe. Ito ang San Fernando, di mo kailangan itanim eh, kung saan-saan lang sumisibol yan eh. So, ang ano dyan, pag lumaki, hayaan mo lang lumaki, bunutin mo, yun, diretso na dun sa panlaga, sa baboy. Alugbating pula, ito yung alugbating green. Bagong tanim kong mangga, sweet katimon yung dalawa na yan. Magkaibang variety lang ng katimon. Yung giant yon, ito yung maliit. Apple katimon. Apple katimon. Apple katimon ba talaga? Yung mga ganun lang kalaki. Magnolia? Ay, pareya. Yun ang natatawag. Ito, ginubat. Ilang linggo lang na ulan yan. Malalim yan. Ano yan? Ang purpose niyan, para dun sa mukosako. Ah, okay. Have you heard mukosako? Yeah. Okay. Ma'am, baka mapaapa ka dyan, ha? May butas wood vinegar. Siya. Wood vinegar, yan. So, ito ay mahal kasi yung ano, mahal yung pinabagay ng gobyerno. Eh, hindi pa ako na nabibigay. 42,000 kasi yung pagawa nung ano dito. Ang ginagamit ko, dahil marami naman kaming bamboo,
humipili lang ako ng malalaking bamboo. So may natural cooling system naman kasi yung bamboo, di ba? Kasi malamig yan. Mm. Kaya lang, kailangan mo okitin yung gitna. Mm. Binubutas, tapos pinapait mo yun. Para makapag-create. Mayroon akong makusako doon. Binibili din yan. Ito kasing puno naman, sa dami kasi ng puno namin, kailangan talaga namin mag-prune ng puno. Mm. Eh kung ipuprune ko naman, pabayaan ko lang yan, kainin ng aya, ng anay, sayang lang. So gawin na lang mukosako. Ang problema, twice ko na itong binubungan na, gawa sa palapa, twice na rin siya nasunog. Ba't ang sunog? Sunog. Kasi pagka pinapire up mo yan, ang bawa, malaki na yung apoy. O open mo magagatong. Minsan yung alipato, yung baga. May gumaganon. Yes. Tapos one time, nagtipid ako. Sira na yung pang cover ko. Chinaga ako pa. Sabi ko, isang ano na lang, isang luto na lang tapos saka ako bibili ng drum. Ang nangyari, lumutos. Alas dos ng madaling araw, nag-iingay yung aso. Laki ng apoy dito. Ayan o, sunog pa nga yung mangga o. Itong dalawang mangga na to, ito yung, ano nga, yung pahuhutan. Yung tumpok, pero malalaki. Mm. Ang paho, di yung maliliit. Kung tama ako, I don't know. I forget kung anong pinagkaiba. Kung alin ang paho at ang pahuhutan. Ito ang wood vinegar. So, pag na-harvest mo siya, amoy mo, sir? Ano amoy? Amoy usok. May usok. So, pag na-harvest mo yan, i-stack mo yan ng 3 to 5 months. Mm-mm. Ihiwala yung tubig sa ibabaw, mukusa ko sa gitna, yung latak sa ilalim. Pero yung isi-syringe mo yan eh, wala naman tapon. Yung tubig, pwede mong i-dilute na ulit sa kapwa tubig, spray mo sa halamanan. Hindi naman totally namamatay ang ano eh, ang insekto, hindi naman inaabutan eh. Mm. Minsan is para huwag dumapo yung fruit fly. Kung fruit fly din lang, okay na yan. Nagre-retain sa ano yan, huwag lang sa gulay na yung gaya ng pechay, mga lipi, ano. Kasi pag in-spray mo din yun ng mga 3 days before mo i-harvest, amoy usok pa rin. Ayaw na insekto yung usok. May bumibili nito sa akin, Batangas. Ginagamit yan ay sa palay at saka sa kape. Aphids, ang fruit fly, kaya kontrolin yan. Kasi yung, ano pa pinakamalason ng gulay sa market? Ang palay at saka, kasi ayan, itinutubog, di ba? Ayan na lang gamitin, fruit fly. Ginagamit ko yan dito. Soil conditioner, pang-neutralize kung gumagamit ka ng synthetic fertilizer. Maraming gamit yung mukosa ko. Ayan, ka-harvest lang. Sweet pearl na mais. Yun ay yung demo area ng ano. Yun ang para sa seeds production ng BPI. Pati BPI, paano sa'yo dito? Eh kasi maraming humihingi ng seeds, so ginagamit ko yung lugar. Mm-hmm. Dito na rin naman ano, ang seeds niya. Okay. Ang tanim niya na ay munggo, okra, anong tawag doon? May isa pang beans, yung paayap. Kaya natin. Yung parang sitaw. Munggo? Na may iksi. No. Parang sitaw, ganun kahahaba. Tali-tali yun, nakaganun. Paayap ang tawag dito. Native yan. So kung pansin mo, kahit dito, may garden kami. So yan ay para sa beneficial insects. So yan o, may lumilipad pantutubi. So it's a sign down na balance pa ang iyong ecosystem pagka may tutubi. So salamat naman. may lumalabas pang tutubi. Yeah, nag-start na ako magtanim ng rambutan. Before kasi may mga tanim kami rambutan, pero yung gaganon katataas, mabibili mo siyang mura. Pero ang tagal, hindi lumalaki. Mm. Then pag nabalot nanda mo, mamamatay pa. Eh kung bumili ka ng malaki-laki, medyo mahal, pero ano na yan, magbubunga na yan. Bilis. Eh, siguro in 2 years time, yun na doon nga. Parang mag 2 years pa lang, bumunga na. Ito, matanda mangga din. Matanda naman. So yung area na yan, nakaalat yan sa baboy, may mga poste. Ganon din lang, wire lang, tapos yung electric fence, pwede mo nang ilagay ang baboy. Dati ang ginagawa namin doon, pagka kakatapos mga anak, pag nakondisyon na, dito nakasama na ng bulugan. Pag buntis na, i-pull out na ulit. Pero yun, we're planning na ilipat na dyan ang baboy lahat dito na sa side na to. Ito is, ayan yung tupa ko. Yung dorper. Kada ng itsura. So, compared sa kambing, mas okay ako sa kanya.
mas malaki ang kikitain mo dyan. Hindi Maselan, kaya ito hindi ko na pinamamower. Kita mo yung mga pinagkainan nila. As in, kaya nilang panutin yung laman. Ito pinagtalian ng baka, pero pwede mo pa rin lagyan nila. Talagang animals yung pang-clear mo, no? Oo. Kasi, ganun din. Magugubat din lang na. Pakain mo muna, din saka mo i-cultivate. Mm-hmm. Ito, ito ay sagingan na. Pader, may pader na yung... Ayan. Eh, dati, siguro mga 3 years, yes? Umpisa doon, hindi mo makikita to. Puro saging lang to. Oo, oh, talaga. So, kaso, na matatanda na yung saging, kailangan ng mag-replant, tinanggal namin. Tapos, itinama na, nakalinya na. Nakalinya na. Yan, productive ano na yan, sagingan. So, pag may saging ka kasi, may, walang tapon actually yan. Pag tibaan mo, so may puso ka, may saging ka, pag nakuha mo yung katawan, ginigiling pa rin yan nung tao ko yung gitna naman, yung mura na part. Pakain sa baboy. Kung sinisipag ka, actually kahit yung bungo eh, pwede mong gamitin. Kaso huhukayin mo yan. Huhukayin mo pa, medyo ano. Pero pag summer, yan, sa baka. Yung bungo, yan ay para sa survive. Kung magpapakain ka rin lang ng dayami, ajan ka na lang, bungo na lang ng saging. Uray. Yan ang laging kapiling ng mais pag tumubo. Kasi pag sa malinis na area, pag nagtraktora ka especially, ang uray ay kasunod na. Pero na-harvestan mo rin yan, mais? Yung uray. No? Hindi niyo kinakain? Hindi. Kasi may mga kakain, iba ng gulay naman dun eh. Hindi sila mahilig ano. May mga ilan nagsasabi. May mga participants sometimes na doon sa garden, sila kumukuha. Papaluto, ipapahalo. Then yung side, kamuting kahoy na yung dulo. Then doon sa area, nagtanim na ngayon, inihanay, even yung forage namin, nakahanay na rin. Nap year, ilang klase. So para dito sa nutrition nitong mga ano. Para in the future, kung dumami sila ng dumami, hindi ka mamamroblema sa ano. Ito ang practice kasi nito, ang grazing tuntupa, nakatali lahat yan. Itatali mo sa umaga, isa-isa. Kasi doon mo makukontrol kasi yung pasture. Halimbawa doon sa area ng madam mo, tali mo muna siya doon. Kasi pag hinayaan mo naman pagala, kape ko hindi dumami. Kakainin. Kakainin talaga nila. Ayan tupa, lahat na yata kinain yan. Pati yung saging, yung suwi, anin ko yung ganun kasi kailangan din naman bawasan. Pero kinakain talaga nila. Etong mangga na to, last year ko lang yan napruning. Tama yung tsura. Laki na ulit. Malalaking puno yan. Kinat lang namin ng mababa. Gusto ko na siyang i-maintain as gano'n na lang. Pwede? Kaya? Oo. Yan. Tapos, pag naputol mo, maraming sanga yung lalabas. Mm-hmm. So, magtitira ka lang doon ng tatlo. Pipili ka na lang. Pipili ka na lang nung, yung matitibay na posisyon na sanga. Kasi pag pinabayaan mo lahat, nako, wala. Hindi mo rin naman papakinabangan ng ayon. So, tumigil yung pagbunga? Yung matured na sanga na naiwan, tuloy yon. Mm-hmm. Pero yung mga bago, ganun. Eh, mas maganda kung gano'n na lang na produktibo naman kaysa doon sa kita mo naman yung tataas. Ano, maakyat mo ba naman yung gano'ng kataas? Yan. So, yung gansa, ato tayo. Marami yan eh. Yung gansa, pabo, ayan sila. Malawak yung kanilang galaan at yung kanilang kainan. Gusto ng gansa talaga, ano eh, mas productive ang gansa pag gano'n. Alpas. Pag-ala lang. Ang laki ng farm nyo. Grabe. Kita mo, puro ano. Puro gabi sa paligid. Inayaan na lang. Di kaya lang, yung pagsasaayos, talagang may kaakibat yung... Kasi kailangan mo tao. Ako, hindi ko kaya solo. Kailangan ko ng tao. Pero kung ano lang yung kaya ng tao ko muna, yung kaya namin, yun na lang muna. Ito, yung na-rejuvenate. Dadalwa lang sila. Ito eh, ayan. So, pagka natapos na yan pagtalian, iko-cultivate ko na ulit ito lahat. So... Yan, na-rejuvenate yung puno. Tingnan mo. Ay, may ano ng baka, ha? Yan. Drastic pruning ka. Pipili ka na lang ng sanga. Pero dapat hindi ganito yung maging itsura. Ito is baka kinulang sa pintura kasi hindi dapat siya maganito. Oo. Pero okay din naman kasi maganda naman yun. In the future, tatapyasin mo lang ulit yan. Bubuo ulit yan. Ganda yung... So, pinipinturahan dapat pagkakakat. Okay. So, manok, nandiyan pag-ala. Diyan na rin humahapon.
mas safe sila dyan kaysa dun sa nasa cage na pupuntahan ng sawa. At least dito sa pagala dito, makakapanginain sila dyan. Yung mga peste, yung uod sa baba, sila nakakain yan. Mm-hmm. Yung gansa, pag minsan lumalabas na lang yan, may sisiw na rin yan. May sisiw na. Ang gansa kinakain din? Ang? Masarap karni niyan, ha? Sarap karni niyan. Tsaka healthy, ano healthy yan? Meat. Yung gansa, kasi damo rin ang ano niyan, eh. Ang malaking porsyento ng katawan niyan. Ito, pinag-harvestan na ang pipino yan. Ngayon, patulan na lang. Hinahantay na lang, uubusin na ulit. So, dahil naka-release ang aking manok at ang pabo at ang ano, ito ang nakabakod ng net. Kasi pag yung mga malalambot na gulay, ay paborito rin nila. So, yun ang binakod namin. Ito, tanglad sa paikot. Ayan, so, pagkatanggal ng bakod niyan, tatalian muna yan ng tupat ng kambing. Then, saka, i-cultivate ulit. Ano na. So, kung ganito palagi yung tura manggat, kasi dikit-dikit. Yearly talaga ang ano mo, ang pruning mo. Then yung bayan sa sinasabi ko sa iyo, sir, ganun ang gagawin sa puno mo. Mangga yun. Papatayin niya. Maganda, kasi may bulaklak. Pero hindi mo mamamalayan, mamamatay. Dapat hindi sa puno, gawa ka ng trellis. Yes, na dun lang. Tapos yung puno niya, mas maganda, nakatanim sa isang drum na hindi makakalabas yung kanyang ugat. Kasi pag nakalabas, gana na ang iyong problema sa future. Ito tayo, dulo. See? Termite seal, napakarami namin dito. Kahit sa puno ng saging meron. Oh, malambot. May tubig dito. Guyabano. May tubig dito, ha? Ay, tubig. Malambot. Yan. So, yan ay techno demo for seeds production ng okra. Napalimit naman yung tanim seed nila. Seed production ng? Sobrang dikit-dikit. Yan, no project. So, maraming na na-harvest na ganun lang. So, hindi ginugulayan to. Pinagkukunan lang ng seeds. Napalimit lang yung tanim nila kasi ganun ang tanim nila ng yung munggo na harvest na doon. So, yung next cycle, ito na rin kukunin yung itatanim ulit. OP dito? Yes, lahat. Nice. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.